Paano kunyari, di ba kumakain ka ng kikiam? Opo. Tapos sinawsaw mo, sarap, di ba? Tapos kakagatin mo na dapat. Opo. Nalaglag yung kikiam. Opo. Anong gagawin mo? Huhugasan muna, tapos lalagay muna pudol. Huhugasan mo yung kikiam? Opo. Paano mo huhugasan yung kikiam na nalaglag? May ugasan po kami po ng kamay po. Tapos, paano mo siya huhugasan? Anong ilalagay mo sa kanya? Tubig po. Tubig lang? Ano pa? Lalagay na po dun sa baso po. Hindi mo sasabunin? Hindi. Hindi. Tubig lang, okay na yon. Opo. Tapos babalik mo na dun sa basong lalagyan? Opo. Hindi mo papainit? Hindi. Kakainin mo na ulit? Opo. Oo. Oh. Hugasan lang pala eh. Pag lalaglag, huwag mo na hugasan. Huwag mo na kainin. Hayaan mo na. Kasi dirty na. Diba? Opo. Diba sabi ng mga magulang natin, sabi ng nanay natin, pag dirty, huwag subo. Diba? Opo. Hanggang paglaki mo, mapapatunayan mo, totoo yun. Oo! Yes. Yun ang kauna-unahang tinuro sa akin ng nanay ko, anak, pag dirty, huwag subo. Hanggang ngayong matanda na ako, sinusunod ko pa rin yun. Yes! Lalo na ngayong pandemya, di ba kailangan hygienic tayo? Yes! Tama. Aminin nyo, di ba kahit sa mga lamesa, sa mga restaurant, yung mga fast food, pag subo mo nalalaglag, di ba usually kinukuha natin yun? Sabi, wala pang 5 minutes yan. Oo, kasi wala pang, ngayon eh, huwag na kasi nakakatakot, hindi na safe. No? Opo. Pag dirty, hindi nakakainin. Yes. Yes. Very good. Ang sakit pala sa tuhod mo. Nung tumayo ako, nakagdaman ko. 47. Ayan ang EDAD. Pumapa. Ay. Ano dyan? Kaya ko pa nga mag-split, no? Oh! Sige na! Sample! Nang aircon. Split type. Split type. Alam mo naman.